Kanina po sabi nyo, after magsara ng outlet nyo dito, eh magme-meeting kayo. That means, kayo mismo po mag-hands-on on this business. Yeah, kasi, di ba, most of the time, nandito ako, pumupunta lang ako sandali ito. So, aalamin ko lang na ngayon kung ano lahat maging pita, maging problema, ba't may narinig ako yung customer na gilip, 1 hour siya nag-waiting. Siguro marami ka order at marami yes, yung pila. Overlook. O, syempre, I have to check on that para maayos na namin mabuti. Tapos yung flow ng cooking, yung gano'n, procedures, yung everything. So, para yung ganun dapat talaga negosyado. Katatuwa. Perfect ba talaga? Oo. Parang ganun pa rin katindi. Mm-hmm. Hindi nagbabago pagdating sa pag-negos. Siguro talaga ang pagka-entrepreneurial na talaga na mahirap. Kasi tapos na pa ako. Talagang nanay ko, tatay ko talaga nasa negosyo na. So, tatay ko nasa trucking business. Nanay ko nasa party chairs and tables sa business. Bata pa kami. Sumasagot na kami sa telepono, pinukunan naman yung order sila. Kaya gusto kong maglipat bahay, nilipat ko nyari from Pandacan to Tondo, kukunin ko yung address mo, ganun. Tapos na-estimate na namin kung ang truck na kailangan mo is 4-wheeler or 6-wheeler, yung ganun sa gamit mo, nilampahin natin. Yung natututo na kami ng bata. Okay. May party kayo, dati nga Rattan Cheers pa eh. Alam niyo yung Rattan Cheers? Rattan lang yung yantok. Yung lang yun. Oo, yun ang basic namin. Medyo kilala yung mother ko doon kasi way back kila Marcos pa noon. UT, pag-umorder, siguro mga ano, kung 20,000 cheers. Malacanang, kung ilang thousand of cheers. Tatay ko nag-deliver noon ng mga sila sa truck niya. So kami matagasagot sa telepono, kukuha ng orders, kami party na yung bawa. Kaya naging monoblock cheers na. Pinasa pa rin namin ng monoblock. But we started pa rin, dun pa rin sa Rattan Cheers. So bata pa lang kami, sanay na. Pero gusto na nanay ko nga, mag-doktor ako. Pero gusto ko agad kumita ng pera, to be honest. Kaya gusto ko kagaya nila. Kahit pinag-aral ako ng doktor, after noon, pinagtapat ko na, sabi ko, gusto ko maging businessman again. Kasi nasasanay na ako sa ano, parang na-enjoy ko rin yung profit. Kaya sabi nyo, yung drive ko hanggang ngayon nandito, siguro dahil bata pa lang kami, na-expose talaga kami sa business. Positive, no? Kailangan positive ka rin sa business. Pero ngayon, pandemic tayo, maraming mga business na nagsasara, na nabaksak. So wala po bang takot sa inyo na, naku baka sa ngayon lang to, paano yun, di ba? Dapat yung... Alam mo, yung takot siguro kung wala ka talagang tiwala, no, una sa produkto mo, whatever basis where you have to get a produkto to or service to, no, kung may tiwala ka talaga na masarap yung produkto mo, babalik-balikan to, pinag-uusapan na halimbawa, yun gano'n. Kung nandun yung confidence mo naman na optimistic ka rin na nagkenta siya sa yon, kaya wala kang takot. Pangalawa, kung mga tao mo naman, alam mo naman they're very supportive, no? Kahit sabi nila kung lahat magluluto na nandun din sila. If you believe naman sa mga tao mo na they're supportive, loyal sila, tutulong sila, makikinig din sila sa'yo about cleanliness, yung mga protocol about the physical distancing, yung mga pag-wear ng mask, yung gano'n, yun, importante rin yun. Kaya alam ko naman na gano'n yung mga tao ko. So, kasi talagang yung hard work importante eh. So, lalo na ngayon, talagang hardworking na sila kasi walang kikitahin eh, kundi pa nilang gagawin ito eh. In fact, yung ibang chef ko ngayon na nandyan, they came from Japanese restaurant na wala silang kaso, wala silang kinikita, tinanggal sila. Kaya natutuwa nga sila na, nagkaroon sila na naman. Nagkaroon sila ng halang buhay. Yung gano'n. Oo. Para bang lalo nilang pagbubutihan ngayon kasi nawala na ako ng trabaho di ngayon, ito yung trabaho ko araw-araw ito, pagbubutihan. Yung gano'n. So, medyo more of optimistic side na you're confident na lahat naman ng ginagawa mo is tama, malinis, sumusunod sa protocol, yung lisensya ka, and everything. Yun. And malaking tulong din yung company namin na sabi ko nga, we're ISO certified, good manufacturing practices. Kasi iba din natuturo sa amin ng mga ganito eh, na every, talagang, like this coming week, the whole week, ISO na naman, ibig sabihin, ino-audit kami, kini-check kami, kung talagang lahat ng procedures, ISO kasi is for international standardization, no? Para pwede mo nandali yung produkto mo sa ibang bansa, yes. Yung ganun. So, ISO certified ang company, wow. Kaya yung mga tao, ganun doon, kaya namin, kaya ang aficionado,
may kita mo in 16 countries. Mm-hmm. Kasi nga, ISO certified kami. And she did good manufacturing practices. Wow. Amazing. Yes. So itong takoyaki, expect hindi natin kung oh, saan ang bansa din itong makarap. Eh. Lalo na yung lasa pa naman yung masarap. Oh, sana. Na sana. Magkangat ng quality. Gusto ko lang masabi yung ganun oh. Sana mapag-usapan ko na si Joe Cruz kahit nag-pandemic, kumita yung negosyo. True. Kasi iba-iba nagsasara. Ma-inspire din yung iba na if it's the right thing na business. True. Inspired mong tao talaga din. Yeah. Lalo yung mga business mo din. Yung businessman na nagsara yung mga negosyo nila. Kasi kung nag-down din yung moral nila. Nag-positive na lang tayo. Oo. Yung ganun. Na-uplift sila ulit. Na-uplift sila. Na may pag-asa pa rin. Yes. Diba? Na hindi na lang tayo parang nanganala tayo din sa bahay na wala nang mangyayari. Yeah. So, sayang yung tao eh. Sayang yung sipag niya. Mm. Lalo kung may talent pa siya. Parang Joel Cruz, a fearless entrepreneur. Kasi in the midst of pandemic, most of the businessman is talagang, oh, take a hold muna. Pero siya, wow, fearless entrepreneur, Joel Cruz. Ang ganda ng title niya. Fearless talaga. Magiging icon ka ng mga negosyante now. Kasi ang dami nagsara ng true. And this is for employment also ng tao. Isipin mo kung may mag-100 na mag-franchise, ilang employment din yun. True. Yes. Kung baka rin na rin tayo ng Bisaya sa Mindanao. At yung mga kapatid natin na Bisaya sa Mindanao, Muslim, di ba? Magkakaroon ng hanap nyo. Baga, na-establish ko yung name ko for franchising for the past 17 years, mahirap ko na masirain ko. True. Yes. Yung ano, pala 188,000 tapos nagsara na isang buwan, di ba? Parang ninakawang kakain ng pera na kakaya naman yung pangalan ko dito. Yes. Di ba? Yung ganun. Actually, your name is at stake yeah. Sa ano na ito. Exactly. So, lalo pandemic pa, di ba? Yes. Kaya, you know, I have to do everything para wow. The quality of food naman. Yung confidence. Yung drive mo sa business, hindi nanggaling pa since bata kayo na siyempre na-expose ka na sa business ng parents. Pero ano yung other inspiration mo na yung dream mo talaga eh, buong-buo pa rin? Pwede bang ma-share mo sa amin? Business talaga, yung entrepreneurial, hindi talaga mawala sa akin. Yung marketing. Okay. Passion mo talaga. And lately, siguro my children, kasi I have children already, I have children, nakita niyo naman. The incredible success of Joel. Wow, incredible. Siguro it's my faith with him. Yun. Kasi I always believe na that it's like a blessing sa akin na I do not own the business. No, it's a God's gift sa akin. And he has a purpose for me. Kaya pinagawa ko ito. Hindi para lang sa akin, but also to share whatever blessing na meron sa people. So I believe you, John. Kaya nga sabi ko nga sa kanila kanina, parang aficionado way back 2000 nung nag-start tayo, we start our business with prayer. And we also have to end our business with prayer. We have to thank you for all these blessings. I do believe that I don't own this business. He is the one who owns the business. Totoo ako kasi pag like ka, nakikita ko na sa kapo ka. No? Totoo ako sa taong ganun na matisali. So I salute you for that. Yun ganun din kasi ang gusto ko na pinapa sa Diyos ko talaga lahat na alam ko siya may-ari ito. Nangyayari ito dahil sa kanya. And I really have to share this. Kaya niya binigay sa akin ito kasi hindi para sa akin lang. Kundi marami akong taong sa ilang bigyan ng anak buhay. At kumita sila. Wow! Even na merong ano, diba, COVID na yan, you really have to be a strong faith. Yeah. Mas malakas yung faith na yun, diba? He has a purpose, kaya ako nagagawa ito. I owe it to him. He's my boss. Wow. He's my boss. Ganda. Good climate. Amazing.